Thank you.
Sa ilang saglit po lamang ay magsisimula na po ang ating morning devotion. Maraming salamat po. Isang malugod at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang taus-pusong pagbati mula sa amin sa paaralang elementarya ng San Miguel sa pangunguna po ng aming punong guro. Ngayon ay ang unang araw at ang unang lunes sa buwan ng Pebrero, taong 2021. Ako po si Ginang Maria Celine T. Meranya, ang magsisilbing tagapagdaloy sa ating morning devotion. Isang pagpupugay at pasasalamat sa dakilang Ama sapagkat tayo ay kanyang ginising at binigyan ng isang panibagong umaga upang magpahayag ng kanyang mabuting salita sa bawat isa sa atin. Bilang pasimula, narito po ang aming minamahal na punong guro, Dr. Juana Ninfa P. Abrigo, para po sa panimulang pananalita at susundan ito ng pambungad na awit na pinamagatang Diyos, inibig mo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat at kayo po ay makakasama namin sa pagpuri sa ating Panginoong Hesus. Tunay nga na ang dami po nating naranasan sa ating buhay. May masaya, may malungkot. Ngunit anuman po ang ating pagdaanan sa araw-araw, tayo po ay laging kasama ng ating Panginoon at hindi niya po tayo pinapabayaan. Meron nga po akong isang nabasa na from Psalm 118 verse 13 to 14. I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. Dumarating po tayo sa panahong pakiramdam po natin ay tayo ay nag-iisa na lamang. At wala na po tayong aasahan kundi ang ating mga sarili. Subalit, nararamdaman po natin na lahat po ng mga pagsubok sa ating buhay ay atin pong kinakaya. Dahil tayo po ay laging kaagap, inaagapayan at inaalalayan po ng ating Panginoon. Lahat po ng mga pagsubok ay ating nalampasan at kinaya. So ano pa nga po ba ang ating katatakutan kapag kasama natin ang Panginoon? It's really nice to wake up in the morning realizing that God has given you another day to live. Have a good morning, everyone, and happy Monday.
Pakinggan naman po natin ang pambungad na panalangin sa pamumuno ni Ginang Chona B. Avenido, guro mula sa unang baitang nasusundan ng awit ng papuri, ang Jesus, salamat. Ituon po natin ang ating presensya para sa panalangin sa ating Panginoon. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-uumpisa po ng araw na ito, gabayan niyo po sana kami at bigyan ng lakas ng loob upang malampasan namin ang mga pagsubok na aming harapin sa araw na ito.
Bigyan niyo po sana kami ng dagdag na kaalaman upang sa gayoy maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan niyo po sana kami upang maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po sana kami sa lahat ng kasalanan ang aming nagawa. Patawad po kung kami nagkamili sa isip, sa salita at sa gawa. Bigyan niyo po sana kami ng pagkakataong maitama namin ang aming maling nagawa. Maraming salamat po sa inyong gagawin sa araw na ito. Naway gawin mong bukas at handa ang aming mga isip at puso sa mga milagro at pagpapala na inyong ipagkakaloob sa araw na ito. Naway ang pagmamahal, paggabay at pagpapala mo, Jesus, ay palagi naming matatamasa. Ang lahat pong ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Salamat, oh Diyos, salamat, nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ng buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo.
Para naman po basahin ang ating Bible verse sa umagang ito, narito po ang guro mula sa ikalawang baitang, Ginang Delia O. de Mesa. Para po sa ating Bible verse na pagbubulayan po natin ngayong umaga, ito po ay matatagpuan sa mga aklat ng mga awit, 121, ang talatay 1 hanggang 2. At ito po ang sinasabi. Doon sa mga burol, ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At ito po ang verse na pagbubulayan natin ngayong umaga. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Delia. Sa puntong ito po ay malugod at lubos ang aming pasasalamat dahil muli tayong sinamahan ng aming pastor na laging nagbibigay sa atin ng pagbubulay. Isang teacher, educator, mentor, pastor, and entrepreneur, Pastor Nehemias C. Meliares. Magandang umaga muli sa ating mga guro ngayong araw na ito. At muli, salamat po sa inyong pag-invite sa akin para magbigay ng pagbubulay sa inyong gathering ngayon. So, kumusta na po? Kumusta po ba ang mga estudyante natin? Kumusta din ang mga paperworks ng mga guro. Nawa po ay sa mga estudyante ay patuloy tayong maging inspiration. Kasi hindi lang man po academics ang ating itinuturo sa mga bata, kundi mga mabubuting pag-uugali na dapat taglay nila habang sila ay nasa ating pangangalaga. At ang aking dalangin ay patuloy tayong ma-inspired sa ating ginagawa bilang kaparaanan din natin na ito'y ministeryo na nagmula sa ating Panginoon na ating ginaganap. So sa araw nito, ang ating pong pagbubulay na hango sa awit 121, talatang 1 at 2, ay pinamagatan kong saan ka patungo? Itong tanong na to ay minsan ay mismong tayo ang nagtatanong, saan ba tayo tutungo? O minsan naman, may mga taong nakakasalamuha tayo na nagtatanong sa atin, nagtatanong kung saan ang direksyon o kung saan ba ang patungo sa kanilang pupuntahan. So hayaan niyo pong makapagbigay tayo ng pagbubulay sa umagang ito na tanong sa ating lahat, saan ba tayo patungo? Ano ang nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay? Marahil yung iba alam na, yung iba tinutukoy pa o inaalam kung ano ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Nasagot ko ang tanong na ito nang mag-aral akong kung paano magmotor. Kasi isa sa mga gusto kong gawain ay magmotor. Bahagi ng aming pagsasanay doon ay ang tungkol sa target fixation. Sinabi ng aking tagapagturo, may mga pagkakataon na dahil sa sobrang pagtuon ng ating paningin sa isang bagay na iniiwasan, mas lalo pa tayong babangga rito. Pero kung mas lalawakan natin ang ating pagtingin, tulad ng pagtingin din sa itaas, mas madali nating maiiwasang bumangga sa bagay na iyon. Sabi pa nga niya, kung saan nakatuon ang paningin mo, iyon ang direksyon
na pupuntahan mo. Ang simpleng prinsipyong iyon ay maari nating isapamuhay. Kung masyado tayong nakatuon sa mga problema at paghihirap, doon na lamang iikot ang ating buhay. Kaya naman, hinihikayat tayo ng Biblia o ng salita ng Panginoon na ating ituon ang ating paningin sa halip na sa ating mga problema. O ituon ang ating paningin sa halip na puro problema. Sinabi sa awit 121, tumitingin ako sa bundok, kaya saan manggagaling aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumagawa ng langit at lupa. Ang Panginoon na mag-iingat sa iyo, siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Kaya tandaan po natin, mga butihing guro, sa tuwing humaharap tayo sa matinding pagsubok, tandaan natin na inaanyahan tayo ng Diyos na ituon ang ating paningin sa Kanya. Tutulungan niya tayong malampasan ang mga ito. Kaya mga butihing kong kamanggagawa din, mga guro, tandaan po natin ang direksyon ng ating buhay ay sa Diyos natin matatamo kung palagi tayong makikinig sa Kanyang tinig o magbabasa ng Kanyang mga salita. Nawa, mga butihing guro, ang mensaheng ito ay nagbigay sa atin muli ng inspirasyon upang sa araw-araw lang ating pagtupad, paggawa ng ating tungkulin ng pagtuturo ay mapalakas tayo. Gabayan tayo ng Panginoon araw-araw. Amen. Salamat mong muli at ang Diyos ang magpapala sa inyo. Amen. Tunay nga pong kay buti at kay dakila ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang nilikha. Kung kaya't sa puntong ito naman po ay ating pakinggan ang pagpapatunay mula sa unang baitang ang aming kasamahang guro, Ginang Leonora F. De Gracia. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Sinasabi sa talata na paulit-ulit, iingatan tayo ng Panginoong Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Nayaan niyang mahirapan at masaktan para sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kahit saang dako tayo nandoon, ay laging ang Diyos na mag-iingat sa atin sa lahat ng pagkakataon. Kaya hindi tayo pababayaan na masaktan o mapahama. At hanggang sa ating kamatayan, tayo kanyang iingatan. Sa lahat ng kasamaan, lagi natin siyang aasahan na sasaklolo sa atin. Ang nais lamang ng Diyos ay maging tapat tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at paggawa ng mabuti sa kapwa. Ngayong nasa gitna tayo ng pandemya, kung saan lahat halos ng tao ay nangangamba, di lamang sa kanyang sarili, maging sa kanyang mga mahal sa buhay, na mahawa sa lumalaganap na sakit. Gaya ng sabi ng Diyos, iingatan niya tayo at huwag lang mababalisa. Pagkos ay manalangin ng walang patid, kaya't huwag tayong makalimot na tumawag sa Kanya. May kasabihan tayo na kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Panalangin ang kailangan natin upang tayo laging sa kalulohan ng Panginoon at lagi natin siyang alalahanin. Okay. Ito po sa, may babahagi po ako na isang karanasan ng aking anak na nangyari po lamang nitong Enero. Nang galing po silang mag-asawa at nakipag-meet up po sa aking kapatid sa SM dahil nag-o-online po siya. Nang sakay na po sila ng tricycle, pauwi ng Santa Elena, medyo madilim na po at maulan po ng panahong iyon.
Mabilis daw po ang takbuhan ng sasakyan. At nang nasa Santo Niño po, na po sila, e biglang tumigil ang tricycle at ang sabi ng driver ay pumapara daw po itong mga sakay. Gayong Santa Elena pa po ang uwi nila. Kaya tumagilid ang tricycle dahil malalim ang lubak. Kaya tumilapon ang aking anak sa kanal. Gayong buntis ito ng 4 na buwan. Mabuti na lang at napadako sila sa mataong lagwan. Kaya't nadala agad sila sa ospital. Tumawag ang anak ko sa kapatid niya na umiiyak at sinabing na aksidente nga sila. Nang marinig ko ang usapang nila, e bigla na lang ng lamig ang pakiramdam ko dahil sa alalahanin ko sa kanila bilang isang ina. Kaya't dali-dali kami naghanda upang mapuntahan kami agad. Namin agad sila sa ospital. Ngunit habang daan, iabot-abot ang dalangin ko na sana okay silang lahat. Malungkot man ako nang makita ko ang mga sugat at malaking bukol sa noo ng anak ko, ay lubos-lubos pa rin akong nagpasalamat sa Diyos dahil ligtas silang mag-asawa pati ang baby sa kanyang sinupupunan. Hanggang ngayon, ipinapanalangin ko pa rin na sana maging malusog at walang kahit anong maging problema sa baby paglabas niya. Sa karanasang ito ng anak ko, ay talagang napatunayan ko na naman na talagang napakabuti ng Diyos. Lagi niya kaming sinasakluluhan. Iyat lagi tayong humingi ng tulong. At hindi siya mag-aatubiling, tulungan tayo sa lahat ng pagkakataon. Lalo na kung kailangan natin sila. Lalo tigit sa paraang makabubuti sa atin. Dahil sabi nga, mahal na mahal tayo ng Diyos. Dalangin ko rin po sa Panginoon na tayong lahat na nagtitipon-tipon ngayon ay patuloy na ingatan at gabayan sa ating araw-araw na buhay. Pagalingin ang mga may taong matinding karamdaman at tulungan ang mga taong napapagod na sa kanilang buhay. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa aming butihing pastor sa muli niyang pagbibigay sa atin ng isang makabuluhang pagbubulay-bulay. Gayon din po sa aming kasamahang guro na si Ma'am Nora. Nawa po ang lahat ng mga karanasan na naibabahagi ng bawat isa sa atin ay maging gabay natin sa ating mga gawain sa araw-araw or kung dumating man po yung mga pagsubok sa ating buhay. Sabi nga po, tumawag lang tayo sa Kanya at hindi na tayo pababayaan ng Panginoon. Minsan po, hindi na tayo kailangang tumawag kasi lagi lang po siyang nandiyan kahit saan man tayo naroroon or saan man po tayo magpunta. Meron pa po bang mga nais magbahagi mula po sa ating mga kasamahang guro sa ibang paaralan? Mangyaring i-unmute po lamang ang inyong mikropono. Ayan, maraming salamat ko. Kung wala na pong magnanais na magbahagi, atin naman pong pakinggan at sabayan ang awiting, Hindi Ka Nagkulang.
sasambahin, balikid man ay madilim, Jesus. Kahit may sundiranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan narito naman po si Ginang Cherilyn B. De Guzman, guro mula sa ikalawang baitang para po sa pangmuka sa panalangin na susundan ng Oratio Emperata laban sa COVID-19 at ang pangwakas na awiting mananatili. Tayo po'y manalangin. Panginoon, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang ngalan. Maraming salamat po sa umagang ito na pinahintulutan mo po kami na magkatipon at muli pa'y mapakinggan ang iyong mga salita. Nawa po'y tumanim sa aming mga puso at isipan ang mga salita at aral mo. Maging gabay po sana namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Gayun din po ang aming mga pamilya. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Pagkalooban mo po kami ng kalakasan, ng isip at pangangatawan
upang maisagawa po namin ang aming mga gawain sa araw-araw. At ilayo mo po kami sa kapahamakan o anumang panganib, lalo't higit sa sakit na COVID-19. Lord, ito po ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Thank you.
Muli po, isang kaaya-aya at mapagpalang umaga po, pagbati mula sa amin lahat sa Paaralang Elementarya ng San Miguel. Maraming salamat po sa lahat na nagsidalo, gayon din po lahat ng mga nasa likod ng ating morning devotion, sa pumumuno po ng aming punong guro, Dr. Juana Nympha P. Abrigo, at ang mga sumusunod po na nagsiganap, Ma'am Chona B. Avenido, Ma'am Delia O. De Mesa, ang aming napakabait na pastor, Pastor Nehemia C. Meliares, Ma'am Leonora F. De Gracia, Ma'am Cherilyn B. De Guzman, ang atin pong slide presenter, Ma'am Alexa F. De Mesa, ako po, ang inyong lingkod, Ginang Maria Silinti, Merania, at para po sa mga karagdagang paalaala at announcement po, narito po at ikinagagala ko pong tawagin ang ating minamahal at iginagalang na tagamasid Pampurok, Dr. Editha V. Rana. Ma'am Rana, good morning po. Ma'am Rana, good morning po. Wala ma'am dito sa group si Ma'am Rana, hindi nakapasok. Baka wala internet si ma'am. Oo nga po ma'am. Maririnig ba ako? Pasensya na at ako nakabunta lang kami nang naki-share lang ako, okay. So magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat kay medyo naglalag po yung internet signal po ni ma'am.
Yan. Hintayin-hintayin po natin. Baka po may announcement si Ma'am Rana. Medyo naglalag lang po yung kanyang internet signal po. Sa ating pong mga punong guro, meron po ba kayong mga announcement, mga ma'am? Ayan. So, muli po ay maraming maraming salamat po sa pagdalo sa ating morning devotion. Ma'am Nifa, meron po ba kayong sasabihin, ma'am? Or idadagdag po? Wala din yata si ma'am. Ayan, ma'am. Hello, Ma'am Celine. Ayan, ma'am. Good morning po. Magandang umaga po. Apo, kagaya apo. Nga po ng sinabi ni Ma'am Rana kanina. So, napakaganda po ng ating umaga. Huwag po nating hayaang masira. Kung meron man po tayong nararamdaman o nakikitang di magaganda, baliwalain po natin yan dahil napakaganda po ng buhay. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng nagsidalo sa araw na ito. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Sige po, Ma'am Celine. Salamat. Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang ating morning devotion. Thank you. Ay, wait lang po.